eToro tutorial. What are the features of eToro? Or ano-ano yung mga features na pwede mo magamit para sa investment or paggamit mo sa eToro? And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So sa video na to, i-explore natin yung features sa eToro. So basically, papasok tayo sa loob ng eToro, mag-assign in tayo, and iisa-isahin natin yung mga options na makikita natin sa loob ng online trading platform na ito. And kung wala ka pang eToro account and curious ka kung anong itsura ng loob na to, para sa'yo talaga tong video na to. And baka makatulong din to kung sakaling hindi ka pa decided na mag-register sa eToro. Mapapansin mo kasi sa loob na madali lang gamitin and hindi intimidating yung features or yung itsura ng eToro kung mag-trade ka or mag-invest ka gamit to. And also, pwede rin to sa mga newly registered users para mas maging familiar kayo sa eToro user interface and sa mga features na meron dito. So, nandito ako sa website ni eToro. Pumunta na ako sa website ng etoro.com/login. So, dito pa tayo mag-login gamit yung username or email address natin and also yung password. Itong username or email and also yung password sinet up to during account registration, and may ginawa rin kaming video about that. You may click this link sa taas to check that video. And aside sa website nila, meron ding mobile app si eToro. So, eto siya. Pwede ka rin makapag-login gamit yung username mo or email and also yung password. So, mag-login lang ako dito sa web and click sign in. And ang nagustuhan namin sa eToro is katulad ng na-mention ko kanina, hindi siya very intimidating lalo sa mga beginners. And ngayon, pag-usapan na natin yung mga eToro features. Ano-ano ba itong mga features na to? By the way nga pala, yung mga pag-uusapan natin dito, i-discuss natin yung features ng overview level. Kung gusto nyo mag-create kami ng mas thorough na video tutorial about a particular feature, let us know by providing a comment below. So start tayo sa dito sa kaliwa. Andito agad yung kapakita yung username natin and kung anong level ba meron tayo. Sa akin ngayon, bronze level na siya. Ibig sabihin, verified na yung account ko. Kung hindi pa verified yung account mo sa eToro, ang magkapakita rito is pending verification. Katulad nito. And once nga matapos na yung pag-verify na account mo, magkapakita na yung bronze level dito. Itong level sa eToro or tier na tinatawag, pwede itong mag-upgrade to silver, gold, or platinum. Actually, nandito siya. Ito siya. So, yung kaibahan ng mga tier is nandito. And pagtatabihin natin siya, ito yung pwede mo ma-access na offering kapag nag-upgrade to a certain tier. So, kung silver, pwede mo ma-access tong mga to. Hanggang sa mag-diamond ka, mamamaximize mo lahat ng offerings na meron from eToro. And paano ba mag-upgrade ng account? So, ang sabi dito is kapag na-meet mo yung equity requirement, which is naka-detail dito, you will automatically be accepted and you will see the club tier change the following day. So, kung meron kang $5,000 sa eToro mo, pwede kang maging silver tier hanggang sa maabot mo itong mga next tier na to. So, sa akin, since kung mapapansin nyo dito sa bandang baba agad, magkapakita agad yung available funds natin, yung total equity ko is nasa $675 pa lang. So, bronze level pa lang ako. Pag itong total equity na to is naging $5,000, pwede na akong mag-upgrade to a silver tier level. And kung ikiklik ko itong username ko, ibig sabihin mapupunta ako sa account ko. So, merong 4 sections dito. Merong feed, merong stats, merong portfolio, and merong chart. Dito sa feeds section, para itong social networking site tulad ng Facebook na makikita mo yung feeds ng account mo. Actually, wala pa akong post kaya wala pang laman yung feeds ko. Pero kung titingnan natin yung ibang users, like, check tayo. Like, this one, si Gazia. Sa feed section niya, may mga na-post na siya before. So, andito yung mga post niya. Even yung mga lumang post niya, magpapakita rin dito. And also yung mga nag-comment sa post na yon. And scroll up natin to. Dito sa bandang kanan, pwede tayong maglagay ng bio. So, ito yung bio. Isa siyang long-term investor. And may mga nakalagay pa dito na pwede nating basahin kung sakaling gusto natin siyang i-copy. So, yung pag-copy is pag-uusapan natin later on or sa mga succeeding videos.
Madalas na naglalagay ng note dito sa bio yung mga nagpapa-copy trade para may guide ang mga copy traders sa kanilang investment style or kung meron silang requirements. Katulad nito, long-term investor. So, kung isa kang long-term investor, pwede kang mag-interested and i-check mo yung profile niya and also yung bio niya. And mapapakita rin dito yung experience niya, so trading on this platform for over 1 year. And yung requirement, like for this one, ang nirecommend niyang copy amount value is $500 or above. And then scroll down natin to. Magpapakita rin dito kung ilan yung followers niya and kung ilan din yung nag-copy na sa kanya. And next is yung sa top traded assets. So ito yung mga top traded assets na meron. So, pag nilik natin yan, napunta tayo dito sa stats, which is, mamaya i-check natin yan later on. And then, dito sa eToro din, meron silang segment sa account mo kung saan ipapakita nila kung sino yung mga kapareho mong traders. So, ito yung mga similar traders ni Gazia. And lastly, sa may top right, balik tayo sa account ko, may option kang iset yung profile mo, either private or public. May mga features na magagawa at di mo magagawa kapag na-private yung profile mo. So, try natin tong i-click. And ito yung sinasabi ko na with a private profile, you won't be able to. So, hindi ka na pwedeng ma-follow or ma-copy ng ibang tao. Hindi ka na rin ma-search via search bar, which is dito yon. And hindi ka na rin mag-a-appear sa people discovery. And although private naman yung account mo, makikip po pa rin naman yung trading activity and stats mo. Magiging private din siya. Yung trade and copy others without any limits, okay pa din yun kahit private yung account mo. And makakapagbasa ka pa rin ng mga news feeds kahit naka-private yung account mo. So basically, kapag naka-private yung account is hindi ka lang mapa-follow or makakopy ng ibang tao and hindi ka rin nila masi-search. So hindi ko na isi-switch to private. Hayaan ko lang siya na public. And then ngayon tapos na tayo sa feeds, nadaanan na natin lahat ng meron sa feeds. Ngayon naman check natin tong stats. Dito makikita yung current and historical performance mo. Kung mapapansin nyo, ito yung performance ng investment ko. And aside from this, makikita mo rin ang mga sumusunod na section like yung risk score mo, yung copiers mo. Sorry, wala akong copiers, pero sa ibang tao magpapakita, madadagdagan tong number na to kung may copiers na sila. Yung trading stats ko. So, meron akong 10.54 average profit and wala pa akong loss. And frequently traded assets, nandito siya. And dito kung mapansin nyo, nag-copy pa lang ako. Hindi pa akong bibili ng actual na equities or stocks dito sa eToro. Magkakaroon kami ng separate video kung paano natin magagamit yung stats and information dito para makapag-decide ka sa copy trading mo, katulad ng ginawa ko. And balik tayo sa taas. Dito sa third section is yung portfolio naman. And dito sa portfolio na section, kung kaka-sign up nyo pa lang sa eToro, blanco pa yung makikita nyo dito. Since sa akin, nakapag-copy trade na ako once, may nagpakita na dito and ito na nga yung na-copy trade ko, si Janie Meses. So dito makikita yung current and historical positions mo at kung ilang percent ng pera mo ang naka-invest sa bawat isa kung sakaling marami ka nang na-copy trade or nabili na assets dito sa eToro. And sa last section naman is makikita natin yung progress ng investment na naka-chart. So dito, makikita natin na nag-grow siya. May time na nag-decline pero nakakabawi. So dito yan makikita agad sa chart natin dito sa account natin sa eToro. Ngayon tapos na tayo sa pag-check ng account natin. Ngayon naman, isa-isahin natin itong nasa gilid. So, una, meron tayong makikita na real and virtual. So, sa real, ito yung actual na pwede kang makabili ng equities or ng assets dito sa eToro. Pero pag nag-virtual tayo, pag kinlik natin yan, go to virtual portfolio, pwede kang mag-practice dito sa virtual kasi pag kinlik natin itong watchlist, meron tayong $100,000 na pang-practice. So, pwede kang bumili ng mga equities dito or pwede kang mag-copy trade ng ibang tao dito nang hindi mo kailangan na ipasok yung actual na pera mo. Instead, magka-practice ka lang and inalaw ka ni eToro na magkaroon ng $100,000 para pag-practicean. So, pag sinift ko to sa real portfolio, ito na talaga ito ang pera ko. So, ang actual equity ko is $675. So, pag ito, pag nakita natin yung real dito, ibig sabihin kapag bumili tayo sa Apple, kukunin to sa pera natin mismo.
So that's for real versus virtual. Next natin is dito na sa watch list. So dito sa watch list, pagka sign up mo sa eToro and pagka login mo, meron ng default watch list dito. Andiyan yung Amazon, yung Apple, yung Facebook, Disney, Coca-Cola, and marami pa dito. Ang kinukonsider ko magandang feature sa eToro itong watchlist. Dito kasi pwede kang gumawa ng marami pang watchlist at sa bawat isa ay pwede mong i-group ang assets na gusto mong i-monitor. So dito, pag kinlink ko itong My Watchlist, pwede kang mag-create ng new watchlist para magkaroon ka ng iba't ibang set ng assets or ng offering dito sa eToro na pwede mong i-monitor through your watchlist. And dito sa bandang baba, mapapansin nyo agad, meron tayong available funds, total allocated, profit natin, and yung total equity natin. So, ito na yung magkakasamang available funds pa natin na hindi na-invest, yung na-allocate na natin, and yung kinita na natin over time. So, andito yan. And dito sa watchlist, pwede rin kayong mag-add ng panibagong watchlist or magbawas. So, pag, let's say, gusto kong i-remove si Starbucks. So, pwede ko i-click tong 3 dots, and then click ko yung remove. Ngayon, pag gusto ko siyang ibalik, Starbucks added to watch list. So, pag in-scroll down natin to, magpapakita na siya dito. And next naman is yung portfolio. Dito sa portfolio, ililist dito yung mga assets na meron kang open position. Kung ilan yung shares or units na meron ka, kung magkano ang na-invest mo, dito na amount, kung may profit or loss ba sa bawat position na yon, and kung ano ang current value ng asset na yon. So sa akin, wala pa akong actual asset. Instead, naka-copy trade ako. So andito yung invested amount ko, yung profit loss ko na amount. Kung what percentage ba yon? So basically nasa 10% na yung kinita ko and yung actual na value. Itong again, itong kinopy trade ko na to is ipapakita natin yan sa separate video kung paano ba gawin yon. And also dito rin may option ka na makita yung mga past transactions mo dito sa history. Kapag pinalitan ko to, ibig sabihin ito 30 days. Palitan natin to ng 1 year. So, ito yung mga transactions na ginawa ko na in the past. So, nakapag-deposit na ako. Yung ibang mga transactions na gagawin ko pa sa future is mag-reflect din dito. And also, meron din ditong orders. So, wala pa akong pending orders. So, wala pa siyang laman dito. Pero kung magkakaroon tayo ng order dito sa eToro, which is pag-uusapan pa natin kung paano gawin sa mga next videos, dito siya magpapakita. And next naman is yung news feeds. Ang newsfeed sa eToro ay same ng social networking sites, katulad ng na-mention ko kanina. Dito mo makikita yung mga news updates ng mga fina-follow mong users or assets. And also, pag minention ng ibang user ang asset na naka-follow ka, magpapakita rin ito sa newsfeeds mo. And sa next set naman, dito sa Discover Group, merong Trade Markets, Copy People, or Invest in Copy Portfolios. Dito, ang aim dito is yung more on discovering assets, yung users and portfolio that you might want to trade or invest here in eToro. So, puntahan natin agad itong Trade Markets. Dito, makikita mo yung mga assets na pwede kang makapag-invest or makapag-trade, such as yung stocks, yung ETFs, yung crypto, indices, commodities, and currencies. So, pag kinlik natin yung isa ditong asset, let's say yung Tesla, pwede natin makapag-trade agad dito. So, pag kinlik ko yung trade, merong sell and buy na option. So, meron tayong specific video kung paano ba talaga gawin to. Diniscuss natin yung sa stop loss. So, dito yung leverage, times 1 lang siya. Pag pinalitan mo to ng times 2, ibig sabihin, dadoblihin ni eToro yung pera mo. $50 lang siya noong una, pero ang pwede mong magamit na amount is $100. Yun nga lang, kapag gumamit ka ng leverage, meron siyang overnight fee, daily yan. So, i-charge ka ni eToro ng mga ganitong fees. And kapag weekend naman, mas mataas yung charge niya. Yun yung sa trade market. So, dito marami tayong makikita dyan. Pwede rin naman natin silang i-search. Like, let's say, Facebook. Pwede na natin siyang trade dito. Pero magpapakita rin siya dito sa trade markets na section. Meron ditong portfolios, may market movers, meron ditong nakagroup siya sa technology, ito siya, ito yung mga ETFs, ito yung cryptocurrency, indices, commodities, major currencies,
andito siya sa section ni trade markets. Next naman is yung copy people. Dito sa section na to, gin-group nila yung mga traders or users into a certain criteria na pwede kang maging interesado. Yung groups include yung editor's choice. So, ito yung mga editor's choice. Ito yung mga maraming copiers. So, maraming nagtiwala sa mga traders na to, kaya marami rin silang copiers. So, ito sila. And then, yung trending naman, andito yung group na yon. Pwede mo i-click yung view all para makita mo yung buong list. So, pwede mong i-change to last 3 months or maybe last 6 months, last 12 months. So, ito sila. Dito, pwede mong palitan yung risk score, yung iba pang mga options dito. So, balik tayo sa copy people. So, ito yung sa trending. Kung ikaw ay isang type ng tao na long-term stock investors, andito yung pwede mong i-check ng mga traders. Meron din ditong long-short investors and multi-strategy investors. So, pag kinlik natin yung isa dyan, like this one, pwede natin i-check yung feeds, yung stats niya, yung portfolio, and chart niya. So, basically, pag pumunta ka dito sa copy and pumili ka ng isa sa mga to, let's say, si Olivier, pwede natin siyang i-copy and pwede tayong mag-set ng values dito, which is pag-uusapan din natin sa another video. And dito sa bandang taas, pwede mo pa itong i-filter like people from everywhere. Pwede ko itong piliin to specific country like, let's say, Philippines. Type ko na lang yung Philippines dito. Pwede natin i-refine pa siya. So, click natin yan and then click go. So, ito yung under the Philippines. So, pag bumalik tayo dito sa copy people, aside from the location, pwede rin nating i-refine pa to, yung kung saan pwede mag-invest, kung magkano ba yung nag-gain nila, at least 10% pa. And during the last 12 months, yung i-check natin parameters or metrics sa mga mag-a-appear na tao dito. So, ito yung filter section sa copy people na option. Pwede mo ito i-take advantage para mas ma-refine pa yung list na magpapakita dito sa baba. And next naman is yung invest in copy portfolios. Yung copy portfolios in eToro product, mas geared to towards portfolio management. Kung nag-invest ka in copy portfolio, ang mangyayari kasi dito is automatically makakopy mo yung multiple markets or traders based sa investment strategy ng portfolio na napili mo. Itong copy portfolio, formerly known as copy funds talaga to, isa tong portfolio management product na in-offer ni eToro para mas matulungan pa yung mga traders to, para mas ma-diversify pa yung portfolio. So, kung mapapansin nyo rito, like, meron ditong renewable energy na portfolio. So, pag-indik natin yan, and pag nag-invest tayo dito, makakopy rin natin yung mga investment na under dito sa renewable energy na portfolio. So, mag-explore pa tayo ng iba. Like dito, top trader portfolio. So, marami ditong traders sa loob ng isang group. Like, piliin natin tong active traders. Or maybe sharp traders kasi sila may pinakamataas. So, pag-click natin yan. So, merong information dito na pwede pa nating basahin. And then, ito yung mga stats niya. Yung portfolio, ito siya. Chart niya over time, yung performance investment, so pataas siya, feeds. So, pag nag-invest tayo dito, para makakopy na rin natin yung maraming traders under this sharp traders na portfolio. So, kung mapansin nyo, balik tayo sa invest in copy portfolios. Meron ditong 3 types of copy portfolio. Meron yung top trader, which is ito siya. Collection to ng mga best performing traders sa eToro na bound sa predefined strategy. Meron din namang market copy portfolio, which is ito yung nasa una. Combination naman to ng CFD stocks, commodities, or ETFs, which is predefined them sa theme na nakapaloob sa kanila. And dito sa bandang baba, merong partner copy portfolios. A combination naman to ng assets that are created by eToro partners. And take note lang na itong copy portfolios, periodically nire-rebalance to depende sa employed strategy na meron dito sa mga copy portfolios. And next naman, meron pa rito like eToro Club. Ito yung nakita na natin kanina. Invite friends kung gusto mong mag-refer ng iba. Ito yung referral code mo.
And then, help section, kung sakaling may mga questions ka pa or gusto mo pang matutunan yung eToro, merong help guide dito. Meron ding guide. So, basically, tuturo lang niya sa'yo kung ano-ano yung mga features na meron dito pag kinlik natin yan. Meron ding settings dito. Pwede mong palitan yung settings na meron ka. And then, dito sa deposit funds, pwede ka nang mag-deposit ng pera dito sa eToro. So, magka-fund ka or ifa-fund mo na yung eToro account mo. So, pinag-usapan din yan natin yan sa mga iba pang videos. Step-by-step tutorial guide yan kung paano makapag-fund dito sa eToro gamit yung mga bank accounts natin. So, close muna natin to. And also, kung merong deposit funds, meron ding withdraw funds, which is pag kinlik natin to, pwede tayong makapag-withdraw. And also, meron din tayong step-by-step tutorial guide kung paano mag-withdraw dito sa eToro. Doon magiging detail talaga instruction natin kung paano ba makapag-withdraw ng pera dito sa eToro account natin. Take note lang na dito sa withdraw funds, meron siyang withdrawal fee na $5. Sa pagkakaalala ko dati, ang withdrawal fee nga is $25. So, possible na nakinig sila sa mga user feedbacks nila tungkol dito and nagkaroon sila ng adjustment na $5 na lang yung withdrawal fee. Ngayon naman, kung wala ka pang amount na naka-fund dito sa eToro, hindi ka pa nakapag-deposit or withdraw, pwede mo pa rin magamit yung eToro kasi nga, as I've mentioned earlier, pwede mong i-switch to virtual portfolio and right away, meron ka rin virtual na money dito sa eToro. So, itong virtual money na to is hindi to nag-withdraw sa eToro lang to. Sinet lang to or pin-provide lang to ni eToro pang practice sa interface nila. Kung gusto mo mag-invest sa Amazon, pwede kang mag-trade dito using yung hindi mo talaga totoong pera, instead pang practice mo lang through your virtual account. Ngayon, napag-usapan natin tong lahat ng features dito. Let's try naman na i-check yung mismong page ni Asset. Like, nandito na tayo sa Amazon. Isa tong Asset dito sa eToro. Dito, meron siyang feeds section. So, anything about Amazon, pwede mong malaman dito. Meron din ditong stats, over time. Ito siya. And yung chart din niya, kung ano yung growth din niya. And about sa research, or yung pwede mo pang mga basahin na materials about Amazon or this asset, at dito rin yan. Ngayon, kung gusto mo mag-search ng ibang asset, search lang natin dito. Like, katulad niya, nasa Facebook na tayo. Check natin to. Meron din siyang feed, stats, chart, and research na part. And from here, sa mismong asset page, pwede ka na rin agad mag-trade. So, balik tayo sa feeds. And may mga information din dito about Facebook or sa asset na to, ilan yung followers, ilan yung investors niya, related markets, nandito rin siya, and kung sino-sino yung mga investors na meron dito sa Facebook or asset na to. And since nandito na rin tayo sa asset, balikan natin yung trade. Dito sa stop loss na section, kapag nag-trade ka dito sa eToro, merong feature na tinatawag na stop loss nga, which is this one. Ginagamit ang stop loss para magkaroon ka ng dagdag na protection sa investment mo. Sineset ito kung nais mong mag-close ang trade at a specific lower amount sa ini-invest mong pera. So let's say nag-invest ka ng $5,000 dito sa Facebook. Pero once na bumaba yung amount, let's say $4,500. So, kapag na-reach na yung ganitong amount na meron ka sa Facebook, mag-i-stop na siya. So, mag-close na yung trading at this specific amount. On the flip side, kung gusto mong i-close agad yung position kapag alam mong kumita ka na at na-reach na yung target mo, pwede mong i-set yun dito sa take profit. So, let's say meron kang $5,000 pero nag-take profit ka na at $49,999. Pwede na agad mag-stop or mag-close yung trade na to. And very quick lang din, kung mapansin ninyo, meron ako ditong set order na option lang. Ngayon kasi is close yung market. So, andito yan, market closed. Pero kung katulad naman ito na open na yung market, ito naman siya nakalagay is market open. Kung mapansin ninyo, meron na ditong button, merong order, meron ding trade. So, napalitan to ng open trade. Which is, pag-uusapan pa natin yung kaibahan nitong dalawa sa mga succeeding videos. And also about sa orders naman, meron ding magkaiba pang types yan. Merong market orders and pending orders. So, pag-uusapan din natin kung ano yung mas bagay sa'yo, kung okay ba yung market orders or pending orders, depende sa binibili mo or sa target mong investment amount dito sa eToro. And that's the features of eToro. Pag-uusapan pa natin siya sa mga succeeding videos natin.
And itong nakita natin is yung web version. So pag gagamitin mo yung mobile app version, pareho lang din naman siya. So ito yung menu niya, parehong-pareho sa web and sa mobile version. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede pa namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And please check this playlist about eToro para mas masabayan nyo kami sa beginner's journey namin dito sa eToro. And this is Lou from InvestRivalry. We invest, we share, you decide. See you sa next video. Bye-bye!